Good morning, guys! Nantok pa ako. Wait lang. Stress na ako natulog kagabi kasi laro namin ako ano-ano. Wait nga lang, baba na nga muna natin tong kanin. Mamaya pa naman ako kakain. Pero parang first time ko ulit matulog ng 4 a.m. kasi usually mga 11, antok na ako. Literally mga ganun din natulog. Diyos ko, itong batang ito babalik sa amin to ng ano oras yung sleeping time niya. Ngayon, magkakape muna ako. Nagkakape pa rin ako ng powder kahit meron ako ng coffee machine. Kahit gustuhin ko man mag-ice today, medyo maano yung lalamunan ko. Siguro nakatulog ako na nakabuka yung bunganga kaya parang magkakaplema yung lalamunan ko. So, mainit muna tayo na kape. Long sleeves pa man din ang suot ko. Yung suot ko pala guys, this is from Jukai Kai. Sinend siya sa akin ni Jokes long sleeves and then yung usong TikTok shorts. Nakuha tayong kutsara. Kuha tayo ng panghalo. Sumusaw yung damit ko. Pwede pala, nauna pa doon sa tinapay. Kala ko masusuot ko to sa labas kaso pakrapped up siya sis. Tapos medyo maikli yung shorts. Pero okay siya for lounging. Tsaka mura lang itong mga sis. Yan pag Jukai Kai. Very affordable. Today, kukunin natin yung PC ni Jello, streaming PC niya. Pero syempre, hindi naman sure na super duper magsi-stream siya. But it's a streaming PC. I mean, yung specs niya for streaming ay okay. And magaling ko maglaro kaso parang hindi pa naman siya nagsi-stream before. Try lang, tingnan lang natin. Itong mga to, magsusurvive to sa grab food. Ako, gusto ko magulay mga sis. Ito yung binili ko sa SNR. Gulay. Tapos ako ay mag-iitlog. Rice, gulay, and itlog. Pero nilabas ko na. Alugbati lang to. Ang dami, Diyos ko. Parabit na talaga ako nito. Pero nilabas ko lang. Pagkatapos ko magkape maya-maya magluluto na ako. Punta tayo ng aming mini studio and papakita ko sa inyo guys yung situation. Wait lang, papaahin ko lang itong pintuan. Kung gaano kasikip and nakapag-ayos na ako ng konti. Ito guys, iuuwi yan kasi wala na talaga kaming space along with some PR items na nandun sa baba. Tapos on this area, hindi to na ipakita alam ko sa studio tour kasi syempre diba, ang gulo-gulo talaga nito. Ito yung parang, alam niyo yung mess room na tinatawag? Parang ito yun. And kung saan ako nakaupo, ito yung parang pinaka-filming area. Ito na din yung editing area. Dito din nag-edit si Miko. Siyempre kasi pag nasa condo, siyempre, kailangan mo i-value yung space. I don't even have yung lagayan na aking makeup. Alam nyo ba, yung mga makeup ko, wait lang, pakita ko sa inyo. Again, filming area, recording area, and makeup area, editing area, lahat na. Yung aking makeup ay kasama dun sa kukunting itinira ko na PR sa dulo. Yung iba nga ay nandun sa kabilang side at ipapawi ko na. Ang makeup ko ay mga nakagasko. For the cheeks and for the lips, nakaganyan siya yung pouch ni Huda Beauty. So, I have to get yung tall na Alexa drawer, tapos ilalagay ko dito kasi kasha yun. And then, yung cabinet dito, may cabinet kasi dyan, yung temporary lagayan ng mga cover para sa bed, mga basahan, what else. Mga anything bulky na hindi namin alam kung saan ilalagay dito sa condo. And we have a piano! Ayan siya na dyan sa gilid. But today, bago umalis, syempre, ayusin ko muna yung ini-edit ko. Alam niyo, ang tagal ko na hindi nag-e-edit dahil, well, si Miko na yung nag-e-edit. But, sa pagproblema ko, hindi ko alam kung tama pa ba yung grado ng salamin ko dahil either alin na salamin ko ito o yung isa na ginagamit ko ay parang malabo na siya pag ako ay napapagod. So, I remove my glasses. Sensya na kayo sa buhok ko, eh, nakatulugan ko na siya ng ganyan kagabi. Madalas ako matulog ng ganun. Basa yung buhok. Masarap kasi matulog, di ba, pag bagong ligo. Pero magpapalit nga ako ng damit. Palit na muna ako ng damit. Para ganahan ako, mag-aayos muna ako ng sarili ko. Ito lang ang aking suot. Again, more Jukai Kai moments. Kasi guys, ang dami niya talagang sinend na damit. But, hindi ko naisip na masusuot ko. Tubuti hindi siya super, alam niyo yun. Ayoko kasi yung taas na taas talaga pag lalabas ako. Dahil hindi talaga ako mapakali pag taas na taas siya na ganyan. Gusto ko yung crop top siya, pero hindi siya super crop na crop. Para mukha pa akong decente sa labas and looking my age. Anyway, I'm wearing a tie-dye shirt from Jukai Kai tapos Zara na white shorts. Yun lang guys. Uy, tsaka in fairness dito sa damit ni Jokes, no? Malambot yung tela niya. Pwede ko ito ipambahay, pwede ko rin ipaalis kasi uso naman ngayon yung tie-dye. Nakaipit pa pala yung buhok ko na ganyan. At ayusin natin ang sitwasyon ng buhok ko. Uli ko lang to. Aking hairness. This is what I really do almost every day guys. And since mas madalas tayong lumigo ngayon, ayaw ko laging binabasa yung buhok ko. Kadalasan sa umaga, magbimiss lang ako and sa gabi ako maliligo. Kasi diba pagka nalabas ka, maliligo ka ulit pagbalik mo ng bahay. Kaya love na love ko tong aking mist dahil hindi siya malagkit. It's very light. And super bango. Tapos tingnan nyo yung suklay ko. Suklay yan! Galing hotel. Hindi ko na natala pa yung suklay ko talaga yung mga paddle brush.
But that's it. At least hindi pa rin naman mukhang parang dinilaan ang bakay mo buhok. Ewan ko ba bakit? Pag nagtatry kasi ako na iba na pang ano ng buhok, parang sobrang dinilaan ang bakay mo buhok. And for now, edit muna ako and vlog ko mamaya kung ano yung lulutuin ko pag nagluluto ko ng gulay. So I did a quick makeup. Ayan, wait lang. Yung ginamit ko, kulay ko dito sa aking mga pouch. Kasi sabi ko sa inyo, wala akong cabinet dito. Mga pouch lang na ganit yung lagayan ko. Meron akong caddy na maliit. Pero syempre, sa totoo, hindi naman talaga kasya yung mga makeup ko. So for today, ang ginamit ay... Nakuha ko lang sila mga sis. Syempre guys, for my hair, para mawala yung mga tutsang-tutsang yung aking hair mist. And then, of course, may sunscreen bilang nakita nyo na rin naman yung packaging nung huli. Ayan, flinash ko na rin. Hindi ko kasi napansin na ganun pala. Tapos, concealer is NARS Creme Brulee in light 2.5, yung pot concealer nila. And then, blush is Generation Happy Skin on the Go na coconut. And for the lippy, you have the Powder Kiss Lippy Color ni MAC in Model of Duty. And syempre, yung pulbo ko, Forever si Charlotte. Kasi, ayan, balik na natin sila. Guys, grabe, kailangan na namin umalis. Pero wait lang, i-vlog ko lang to saglit. Ang daming ano, daming ayuda today. Ito si Roots Kitchen. Nag-message ito sa akin. Guys, randomly na lang ako nakaka-reply sa mga message, lalo na sa magpapadala ng food. Kasi hindi talaga namin kayo ubusin lahat. Dalawa lang kami usually, or tatlo. Wow, pasta. Miko, may merienda na kayo. And then, pesto ata to. Chicken pesto pasta. Pasta. And then, pansit canton ba to? Ay, kung pao something. Kung pao pasta. Bango! Ano ba yan? Kung kayo lunog mong puto. And then, of course, crispy pata. Crispy pata po from Roots. And open natin kung itsura. Ang sarap naman ito. Kaya kami niya, guys. Wow! Ayun o. Ang laki ng balat. Tcharam. Tapos, ito naman galing sa bahay. Ito, galing nga ba to sa bahay? Sa bahay to. Kasi nag-request ako ng tilapia. Si Troy, grabe. Itura ni Troy. Ito kasi si Troy, gusto niya talaga. Favorite niya, tilapia. So, nagpadala si inay dahil hindi ako marunong magluto niyan. Tapos, ano to? Olo, ang daming ulam. Adobo. Dami nga. Galing sa bahay, alam nyo, lahat ng Pilipinong pamilya ay may sarili-sariling timpla ng adobo. So, yan. Hindi ko na maluluto tong gulay. Tapos may mangga. Tapos alam ni inay na, sakto, wala na akong kamatis and okra. Ano to? Balot ba to? Mukhang balot and then saging here. Alam nyo yung nagmamadali na kami, pero talagang isiningit ko pa to sa vlog. Wala kasi kaming TV sa loob ng kwarto kasi yung parang wall doon, gypsum board, hindi siya pwedeng kabitan basta-basta ng TV. Kasi si gypsum board, chok lang talaga yun. So pag kinabitan mo siya, baka bumagsak, ganyan. Eh, kailangan pampalitan ng Hardyflex. Maraming masyadong gawa. So naisip ko, pagtingin sa Lazada ng projector, pero yung murang projector lang kasi alam ko medyo may kamahalan yung mga projector. So I found this LED projector for, I think, mahal nga ito, yung mga nasa 7 sa Lazada, mga ano ah, projectors ah. Pero may mga 1,000, 3,000, 5,000. Titingnan ko kung saan ko siya i-mount doon. Nakakatuwa. Tsaka sana ano, no, makita siya doon sa wall namin. So, this is the projector. Kung gusto nyong malaman kung saan ko ito nakuha, kasi usually mahal ang projector. Ilalagay ko yung link sa baba and mamayang gabi, try natin kung makakabit ko to. Ito yung mga kasama doon sa package siya and ang brand is Mirval. Ang mamahal kasi, kaya sabi ko sige ito na sa Lazada. Yan. And, guys, sakto, ayuda. Medyo against the light tayo, pero kasi itong box na to, ay puno ng mga mask from Clean by Lux Organics. Meron pala silang mask. So, we have yung isang ganito. Laki din naman ngayon. Yung isang buong ganito, ang laman is 5 face mask. And, usually, ang dilemma natin, di ba, malaki sa atin yung mask. Kaming dalawa ni Jelloy, whenever we wear mask, yung nandito sa gilid na to, lagi siyang naka-open. Meron din silang face mask ear loop adjuster na trinay ko kagabi. Ang lambot niya. Inisip ko kasi baka masyadong matigas, masakit sa ganito. In fair, malambot siya. So, meron siyang black, pink, purple, white, and light blue. Ayan, ito yung gagamitin ko today. Other than that, meron din silang filter. Itong filter, guys, di ba nagkakaubusan ng mask? Eh, hindi naman talaga laging makakabili ng mask. I mean, hindi ganun kabilis makahanap ng mask ngayon. So, you can reuse yung ganito. Especially kung halimbawa, hindi naman sa maraming tao pupuntahan. For up to 4
nowadays by always replacing with a mask liner. Syempre, mas advisable na lagi kang magpapalit. Pero kung talagang naubusan ka ng ganito at hindi ka agad makabili, maganda na meron ka din nakastock na mask liner na ganyan. And ito, alam ko nakapag-open ako ng isa, lagayan ng mask. So ito siya, ilalagay ko to sa loob ng sasakyan para may extra. Up to 5 masks kada kasya sa loob niya. Ayan. Kasi yung ganito ko, sa pouch ko nilalagay, nalulukot yung mask ko na ganito. Bago kasi ito, nag-try ko lang din. At least mas malinis, diba? And maliit lang kasya sa mga cute na bag. Lastly, we have mga hand wash also from Clean by Lux Organics and hand sanitizers na meron ding pocket size, diba? Cute, maliit. Ako gusto ko talaga sana si alcohol kaso pansin ko sa kada ano ko na alcohol, nagsusugat yung ganito ko dahil pag alcohol ka ng alcohol, nagda-dry. As in, nagsugat yung ganito. Sobrang kati niya. Nakaka-dry din kasi lagi mag-alcohol. Pero kailangan mo lagi mag-alcohol. So if you can find something that's not as drying, yung medyo may moisturizing properties, mas okay. Go! Ang hangin sa labas, pero tinatanggal lang yung kay Cardo doon. Kailangan ipa-car wash to. Ayan, daladala ko na to and ilalagay ko dito sa aming compartment. Kasi tingnan nyo, nakaganito lang siya. Ayan o, nakaganyan yung mask. Diba mas magandang tingnan pag nakaganito tapos hindi siya naka-open. Pero lagay na pa rin natin dalawa. Sayang kasi, diba? Dali, excited ka na? Yes! Ang aga kong gumising. Siya parang, wala lang! Anong oras ka na kaya natulog kagabi? Kaka-piano. Ayan. So, itong trabaho ko habang nagda-drive si Jeloy, nagla-live ako pag-traffic. Hello sa inyo mga sis! And nagla-live ako bigla-biglaan kung kailan ko lang trip. Hello! Yan yung mga nasa comment section. Kumain kami sa Starbucks saglit. And meron silang, bago ba to? Caramel. Ano nga to, Jeloy? Caramel kineso. Ito mo kaya to? Ayun, sinabi ko. Caramel coffee jelly kineso. Hindi ko alam, frappuccino yung dulo. Kineso na lang pag di talaga alam yung sasabihin. Ano ba yung kineso? Hindi naman cheese yun. Ayan. Baduy mo, Jeloy. Nakairita talaga. Ayan siya. Mukha rin siyang coffee jelly. Nilagyan na siguro ng caramel sauce. Yung sinasabi ko sa inyong caramel sauce. Hindi ako nag-caramel macchiato. Kalasa lang naman din yung ginagawa ako sa bahay. Namisip ko ito. Layo pa lang pupuntahan namin. Mahuhulog na naman siya. Saan ba ito kakagad, sir? Sa isang pwede na isang bot, bubuksan lang natin para makita nyo lang yun. Sige, kahit na yan ako. Yung mga nakapila yan, na waiting. So, lahat po nang nasa lamesa, hindi waiting yan. Ito naman, maintenance lang to. 4-year-old build ko na to. Dinala lang ng client para change ko lang. Maintenance cleaning din. Happy din na magdala niya next time. Sa table. Kung ano nga lang, oras pa lang tayo sa table din ang pinagawa. Ano? Sobrang mahal nga lang. Costly kasi yung pag-table. I-upgrade lang tong video card na to. Tatanggalin. Upgrade. Then, change coolant lang din. Tapos lilinisan kasi puro dumi na lahat. So, yun lang gagawin dito. Pero, dating build na to, 2 years ago. Sa isang usual, ano? Repeat client. Sa inyo. Yung picture nyo na lang kasi yung kulang dun eh. Share ni Jeloy, nilulub na. Yun, sakto! Tapos yung iba ay dito sa likod namin. Yung PC na lang mismo, alam nyo kasi ako guys, hindi talaga ako marunong yung mga parts-parts yun na Jeloy yan. Tapos in-explain lang sa amin ni Sir Mark Banacos at saka ni Sir Jermil na nandito din sa workshop ni Sir. Ito na, the last one, the CPU. CPU lang alam ko, sorry sis. Ano? CPU, iba pa yun. Ah, okay. Okay, sorry. Daming bike ni Sir. Naalala ko tuloy yung Ducati ni Jeloy. So, nandito kami with Sir Mark and Sir Jermil. So, kung magpapagawa kayo, katulad ng kay Jeloy,
kay Sir Mark na lang, pero duda ko kung aabot kayo ngayon ng 2020. Pero message nyo na lang sila, Sir, saan po ba kayo pinakamabilis na nakukontak? Well, usually sa Facebook lang. Ayan. So, yung Mark Van Acosta. And pwede nyo din check dun yung YouTube channel ko. May link yes din po dun. Guys, so, lalagyan na lang namin sa baba yung YouTube channel ni Sir Mark para makita nyo lahat ng mga ginagawa niya. Declassified systems. At saka guys, ano, si Ninang Jukay, si Sir Mark din ang gagawa. Yeah. Kailan po kaya yung kay Ninang? Kay Ma'am Jukay, siguro mga 1 week from now, sa kanya na yung gagawin. Ayan. So may, start na sa kanya. May pila kasi guys. So message yun na lang si Sir Mark. Sir Mark, salamat. Yung may ara ng computer. Sobrang galing na kasi guys. Sobrang galing talaga. In demand. Yes. Ang hirap, mahirap kontakin. Sige po, thank you po. Thank you ma'am. Fourth kanan, one way kasi diretso kanan, kaliwan, skate na yun. Ah, okay. Sige po. Thank you. Saka na lang ako guys. Sir Mark, mag-iipon muna po kami kung nanonood po kayo sa video namin. Mag-iipon muna po ako. Saka po, pipila po uli kami dahil talagang may pila talaga yung gawa ni Sir Mark. Actually, nag-a-accept din siya ng mga gawa na mga nagpapagawa from abroad. Kaso nga, dahil mahirap magpa-ship ngayon, medyo naantala o ipinos muna ni Sir Mark ang pag-accept niya ng mga bills. Saka yung, ano, yung misconception din ng tao na iniisip na baka sobrang mahal. Natotoo lang, ang mura nga ng labor nila. Ang ginagawa lang niya is yung PC mismo, yung parts, kasi binibili yun kung ano talagang presyo sa market. Saka ito ha, may isang advantage. Nung nagtatry kami magpagawa sa iba, hirap silang makakuha ng parts. Kung kay Sir Mark, may contact na siya, tapos yun, didiretso na lang kay Sir Mark. Hindi na kailangan na dadaan pa sa'yo, tapos dadalihin mo pa kay Sir Mark. Saka in fairness, napaka-humble niya na tao, ang dami nagpapagawa sa kanya. Hindi niya ata alam na sikat siya, sa totoo lang, sa mga nagpapagawa ng PC. Ako ha, guys, to be honest, wala talaga akong alam sa paggagawa ng PC. Pero sa mga mundo ni Jello, yung mga nagpapagawa ng PC, I'm really sure na kilalang kilala siya. Kasi mga ibang kaibigan ni Jello, tuwa sila nung nalaman na lang si Sir Mark yung nagpapagawa. Panoodin nyo guys yung mga gawa niya. Yes. Sorry, ano din, masasabing mo na. Walang. Panoodin nyo guys yung gawa niya sa Declassified Systems dito sa YouTube din. Saya ba, babe? Saya ka? Sir Mark, thank you talaga. Tingnan nyo, ang saya nyo. Dito na kami sa bahay, guys. And binubuo nila yung gaming chair ni Jelloy. Si Miko marunong kasi may gaming chair din siya. Tapos kasama pala yung gloves. Excited ka na, Troy Chi? Makikilarong lang tayo. Ako, ito, dakilang audience dahil hindi naman ako marunong ng... Actually, feeling ko, kaya ko yan kasi mahilig ako dun sa mga binubuo. Pero, dun mo na naibigay sa marunong na para wala nang tapos na ang usapan, di ba? Mabigat, babe. Akala ko, guys, guys, alam nyo na ito yung CPU. Kasi panglaki naman ang kanyang box. As in, ang laki talaga niya. Yun pala. Just a chair. Dodi, ikaw po? Oh? Bottles. Smoothie. Oh, smooth. Sabi naman ko yung ginagawa na nga ito. Takot na nga ako kay Cheesy. May dadagdag na naman sila. Ayaw niya lang kahit na ano na may narumorolyo, gumugulong. Yan, ayaw ni Dodi niya. Paano yung reaction? Tanong, dali. Tumatalog siya kanina. Ang delikado ang piso. Tumatalog na dun eh. Yung mas masaya pa, Jello. Yung mas tumalong ka pa, dali. Naloko mo ako. Ang pagupit, ang haba na ng buko. Huwag na, may PC ka naman eh. Okay, pwede rin. Pwede naman ah! Wow! Dodi, sa'yo magaling yan. Uy, tapos na yung upuan mo doon. Ba't mo naman ina-unbox? Di ba yan? Parang size ko. Parang size ko. May computer ka na, okay na yun ha. Magandang setup na naisip ko naman. Alam nyo, naghihimutok na ako kasi tinanggal ko na yung vanity table. Anong susunod na tatanggalin ko yung piano, Beb? Sisilip ka dito. Oh. Bale, ito, may naisip natin na konti dito. Sa? Kaya gamakot, kaya naka pa rin. Ako natatawa na lang ako kasi hindi ko hindi kaya paalisin niya lang ako dito next time. Ang dito, babe, ganito. Dito mo to, film mo to, film mo to. Andaan mo dito pagpasok mo. Uy, may computer, may... Dito andaan mo. Diyan? Mukha ba kasi ako dyan? Isin niya na rin ako dito, ganun. Jelly, parang unti-unti mo na akong kinikikaw dito ah. From studio to gaming room ah. Jelly, ano na yan? Sige. Para na rin, di ba ganito? Keyboard dito yun. Tapos ito na din yung table niya. Hindi, maghanap kami. Pero guys, kasi pag in-extend mo yung table dito, kasi yung nipis nito, ano nang pwesto ni Jelloy? Kailangan na rin tanggalin yung piano, Jelloy. Lipat na natin yung piano. Saan nililipat? Mga boys ay nag-aayos doon na laptop ni Jelloy. Pero ito guys, grabe. Thank you, Philippine Sneakers Exchange, for another gift. Yung unang nilang gift is kay Jelloy, yung birthday niya. Tapos meron pa ulit. Salamat po. Favorite ko talaga ang Easy because they are very comfortable and halos ito na lang ang sneakers na sinusuot ko. This is
We hope you like these shoes. Thank you po. Ayan, may note pa. Lalagay ko na lang guys dito sa screen yung kanilang IG handle. But it's... Wow! Alam nila yung kulay na gusto ko. Ayan yung itsura niya guys. Alam nyo ako, white, black, o di kaya nude. Ganyan lang ang mga tinatry ko na shoes. Pero hindi ko alam kasi diba, yung mga ganito, may mga tawag-tawag sila kung anong pangalan niya. Yung iba is, shit, di ko alam. Sa totoo lang. So, may mga tawag sila per design, but this is how it looks like. Ayan siya. Ayan. Then, sa likod, meron siyang parang, I'm sorry, hindi akong magaling mag-explain kasi hindi naman ako sneakerhead. Ganun ba yung tawag doon? But there you go. Marami pong salamat. Ito naman, guys, ay natanggal ko na dito sa loob na lagayan. And it's an LV phone case na nilagay ko na. Charan! Nilagay ko na siya kanina. Ito yung una kong ginawa pagkadating. And they also gave me cute plants from LV Greenbelt Kineswa. Ayan. Thank you. Wala pa akong ganito. Bukas ko nahanapan ng pwesto. So, siniset up ko yan ngayon. Sa amin kasing dalawa ni Jelly, ako yung mga nagaganito ng mga gadgets, ganyan. Anyway, ayan ang itsura niyan. Ang problema ko ngayon ay ang saksakan. Uy, kay Troy to. Ang una ni Troy, simula baby niya. Saksakan for this one. Either ilalagay ko siya dito sa ilalim or dun sa taas. Pero meron siyang kasama na remote. And then, to I don't think na gagamitin natin to kasi hindi naman siya ikokonekta sa TV or computer. Ayan, wait lang, inaayos ko lang. Kasi pwede nyo siyang iikot dito. Medyo madilim na. Ikot nyo dito, tapos ikot dyan para ma-adjust nyo. Pinawa-aram mo ulit ang pero pwede rin kasi dito, Jailo. Mukhang ganang TV natin sa pangganda. Ilalim, tama. Alam ko na, buksan muna natin yung ilaw. I got an idea. Tapos, ibabawa mo ito na nakatulong. Gaway na po. Kasi gimbal to eh. Anong gimbal? Sinasabi mong gimbal? Ay, ano tawag nito? Tripod yan. Tripod gimbal. Anong gimbal? Sika, ganyan mo. Pero gat mo naman yung point, diba? Hindi pa siya. Doon nga kasing mataas. Kaya nga, kaya nga may gimbal ka. Para nakakababa. Daw, buksan yung ilaw. Diba? Ilalak lang natin siya ng baga nito. Kasi gimbal naman ito eh. Guys, ang bongga din ng tugtog, ng tunog. Nilagay lang namin siya ng ano, parang tripod. Tinuha ko muna yung tripod. Alay muna. Jelly, more than 80 inches pa yun na TV, di ba? Hindi lang sobrang solid na sabi niya resolution. Oo, kasi projector siya. Iba pa rin yung TV. Pero, 7.5 compared to magkano 80 inches na TV. Tapos kasi nga, bawal naman i-ano dito. Kasi guys, ano lang to, yung no gypsum board. Di kami pwede mag-mount basta-basta. So, okay na talaga siya for me. Sobrang happy talaga. Kasi yun yung wish ko sana makapanood kami dito eh. Parang dalawa pa yung TV namin eh. Kaya nga eh. Pwede rin kayong bumili ng kulay white na tela. Kasi guys, itong wall na ito, beige kasi to. So, syempre may effect din yan. Parang nakita ko sa Lazada, meron din eh. Check ko, tingnan natin kung may difference siya na magagawa. Sensya na guys, ang oily ko na. But anyway, sa ibang araw na naman, ipapakita sa inyo kung ano yung magiging final na itsura ng gaming table o gaming setup ni Jello. Medyo maliit lang talaga yung space namin. But we'll make it through. Hahanap kami ng paraan para ma-setup siya ng maayos. And again, sa susunod na days na lang namin ipapakita sa inyo. Maraming salamat sa panonood. And see you on my next videos. Bye-bye!